ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakihan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa at ipahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon. Mula kay Isaías ang propesiyang ito na binabanggit ni Jesus nang magsalita siya sa sinagoga sa Nazaret. Pamilyar ang bawat Hudyo sa propesiyang ito dahil itinuturo sa kanila na oras na matupad ang isinasaad sa propesiya, iyon ang hudyat ng pagdating ng Mesiyas. Kabilang sa mga pangako ng propesiya, ang pagsapit ng isang bagong taon ng kabutihang loob ng Panginoon. Pinili ang bahaging ito ng kasulatan para maging pagbasa sa Ebanghelyo ngayong kasisimula pa lamang ng bagong taon. Nananalangin tayo at umaasa sa tulong ng Diyos na ang bagong taon na ito ay maging taon ng magagandang pagbabago at masaganang pagpapala. Nawa, manatiling bahagi na lamang ng ating nakaraan ang bangungot ng pandemya na sumalanta sa buong mundo sa nakalipas na taon, at manatiling bahagi na lamang ng ating nakaraan at wag na muling pumilay sa ating pagsasagawa. Hanapin si Jesus na tagapagligtas sa mabubuting yugto na ating buhay, gayon din sa mga pagsubok na daan ng ating lalong pagkapit at pagtitiwala sa Diyos.